Entra mo na. Yun. And welcome back, mga sir. Zoom. Ayan. Okay. Sa Kuya Nick's page, again, this is our coverage of the regional qualifiers for TI-10, Eastern Europe or CIS. Ayan. Ang ating laro is Extremum versus Navi. Samahan niyo kami. Kami magiging kaso niyo for this game. This is Pilaj. And this is Casey. Ikaw muna. Pero, medyo parang... 1, 2, 3, inhale. Galing kasi akong CR. Nagmamadali ako. Exhale, inhale. Okay na. Okay na. Baka mamatay ka dito. Yun na nga. Kaya huwag kang inhale at exhale sa tabi. Pero yun na nga, anyway guys, isang magandang gabi. Actually, ang cast natin is napaaga kasi mga mabibilis na games lang, mga 2-0 yung mga naganap kanina. Pero mukhang feel na nila na malapit na rin yung TI dahil nagkakaroon na nga tayo ng ating regional qualifiers. Una, syempre, would be the CIS and the SA. Syempre, dulong-dulo yung ating region. Southeast Asia. Yes. And so for now, ito muna tayo. Ito muna tayo. Yes. And syempre, bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang ating sponsors. Ayan. Pasok muna. PNXBet. Register and use our code Lupon WXE, mga sir. And bet responsibly. Basta pag, pag may PM, ay, tanong kayo, PM lang sa ako yung next page. And also to Predator Gaming, Knock. Steel Series. Knock, itabi mo ako na. Yeah, Steel Series, syempre Predator na nabanggit na nga ni Village kanina, and syempre Enervon Active, try it and feel the difference. Ayan ang ating number one multivitamins na ginagamit dito sa ating sa ating Lubon. And syempre the Armory na suot-suot ni Lodge P ngayon. Ayan. Uy, ba't syempre, parang hindi, baka hindi kita eh. Baka hindi kita nakita eh. And nga, going back to the game dito, Navi versus Extremum. As we all know, merong drama. Hindi naman actually drama na naganap dun sa AS Monaco Gambit before. Pero yung dalawang players is lumipat ng Navi, which is si Suneco at saka ang pagbabalik. Si Gowan. Ang pagbabalik lang din naman kasi mga naging Navi na rin naman to before, di ba? No, well, no one. He's from VP before. Pero kakilala na rin naman nila yan. But for Extremum naman, medyo nung wala pa, nagulat ako kasi yung picks dito ng Extremum. Si Melo Jul. Sobrang. Ay, na-miss ko to si Melo. Tagal ko hindi nakita yun si Melo Jul. Tagal ko hindi nakita si... actually, 3 na former na VP. Nasa Navi ngayon. Magkatunog naman daw. Ang nawala dito, yung isa yung gusto ko amunin ng boxing. Sino? Si Iceberg. Si Iceberg? Hindi, dati kasi yung boxingero yun. Dati yung boxingero. Okay. Dati rin naman akong boxingero eh. Nagka-LBM lang ako, tsaka gout eh. Magkasabay eh. Pero kung mahirap nga yun. Pero kung hindi, di sana. Pero Pilaj. Na lang, yun lang. Oh. Ang dami ding nagbabakbakan. Actually, lahat naman ng regional qualifiers natin. Sorry. Kita ko yun. Nakita ko yun. Gulat ako! Nababayad ka nun. Ay! Mamukol. Okay, game. Okay, game na uli. Alam nyo guys, ang dami nagbabakbakan dito sa regional qualifiers natin. Hindi lang naman sa region na to, kundi sa iba't ibang region yan. And, you know what? Isa lang yung kukunin dito sa bawat region. So, matindi ang ating bakbakan. Sige, ito yung bracket natin. So, puro 2-0 kanina. Yung Team Unique. Ito yung kanina. Yep. Yung Team Unique and PacChamp. And they will proceed and face Team Spirit. Yes. Sa mga susunod na araw. Nandito na tayo sa pangatlo, Navi Extremum. And upper bracket. Si Boss Alo and Ishi yung Hellraisers, ASM Gambit. And then ayun, nakita nyo, bumaba na sila and they will face B8. Yep. Ayan, dun sa and next round. Kung sino naman matalo dito, would be facing Nemiga on the lower bracket. Ayan yung in-update namin kanina bago kami matapos na nalaglag na nga yung Trident. Mm-hmm. Diba? So, nalaglag na ang Trident ni ano. Ayun nga, yung kanina, medyo napasimangot ang nga ako dun sa sinabi mo na bakit naman? Too bad, isa lang ang kukunin per region. Which is nakakalungkot kasi hindi lang po CIS. Pati sa ano, pati sa Southeast Asia, di ba? Kaya medyo nakakabad trip talaga. Mm-hmm. Well, T1 is already sitting on the top 12 for the international team. Pero na, sa atin mo kasi, di ba, as much as possible, ang nandun, yung mga big guns natin, yun yung mga Filipino teams, with the likes of PNC,
execration. Same goes for CIS, diba? Fanatic. Kasi UAS muna ako gambit, dalawang beses silang nag-major, pero andito pa rin sila ngayon sa regional qualifiers, diba? Lagi silang nasa wildcard. Same goes for Navi, na medyo naudlot yung unang major nila, di sila nakapunta, nasa, supposed to be, dapat meron silang magiging DPC points. And for the second major, hindi na naman sila nakapasok. Dahil naman sa team spirit. Yapi. Oo, diba? So, medyo siksikan, kumbaga. Sikan din talaga dito sa CIS. Pero, yan, punta na tayo sa ating draft dito na to Vincere versus Extremum. Extremum getting that two meta heroes, which is the Broodmother and the Hoodwink, to be followed by Clockwork and Luna. Meanwhile, for Navi naman, they have the Apparition, Templar Assassin, Willow, and then the DK. Are you liking the Broodmother first pick? Okay lang naman since walang kukuwi. Diba? So, hindi natin ibaban, so kukunin natin. Okay. Pero kung hindi natin gagamitin, edi ban natin. Diba? Ganun lang naman eh. Ganun lang naman yung, kumbaga, basic role kapag nagbaban tayo eh. Diba? Especially for that specific hero. Mm-hmm. And, pare-pareho eh, na nasa meta heroes eh. DK, nandiyan din. Kaso lately, ang DK medyo Pumapalya. Nakita natin kanina. Si FN, nakuha niya, DK mid. Pero yung DK offlane, na-explain nga ni Diane na parang hindi niya pa rin masyadong magets yung mechanic ng ano. Ah, hindi pala, mali ako ng ano. Kailangan niya ng aggressive na ano, para mag-work. Aggressive ang na support. Ang problema diba? Kasi, sa mga, as you said, kaya parang siyang walang tiwala. Yep. Hindi pala hindi siya magets. Wala siyang tiwala. Same, yep, same sa akin. Tiwala. Wala na siyang tiwala sa DK. And as you said, kasi mga aggressive na support yung kailangan. And mga binaban ngayon, mga Enchantress. Yeah, di ba? Mga, actually, Lion is open. Kaso kasi... Terror Blade ata. Four natin. Navi. Sincere, pwede. Pasok na pasok yung Terror Blade din dito. But tingnan natin, last man dito for Extremum. Anong kulang nila dito? Carry na lang. Void Spirit. Kulang. Pwede. For Extremum. Pwede sila mag-Void Spirit. Kasi, in terms of mobility, nandyan yung BM, pero kailangan mo ng web. Yep. Diba? And hindi na rin naman nauuso ngayon yung Aghanim Scepter, diba? Talagang more on bakbakan agad. I think, Marsh is out of... out of the pick. Ayun lang, naban pa yung Terror Blade. Naban pa yung Terror Blade. CK. Kasi, CK? I don't think CK will work here. I think mga... Pwede ba yun? Another spammer na... carry na pwede. And makakasabay din talaga sa isang Luna. Ay, MK. Okay lang, may K naman sa pangalan eh. Pero magle-leshrack sila dito. Leshrack agad yung sagot nila dito. I like the leshrack pick dito for Extremum just because kaya niyang bigyan ng sagot. Itong DK, itong MK later on. Diba? Kahit nasa Wukong siyan. Basta... Yeah. Nakapag-pop siya ng Pulse Nova plus. And mababurn niya yung refraction from the Diabolic Edict. Yun nga lang, sa laning phase, medyo iisipin din natin na makakalamang talaga yung Templar Assassin sa early. Yun na talaga yung kailangan isipin dito ng Leshak. Pag na-survive niya yung laning phase, it's over. Pero tingnan natin, kasi Navi, debut nga to ulit ni Suneiko plus ni No One. And alam natin si No One. Ako, personally, yan yung isa sa mga gustong-gustong mid laner. I like No One as a player dito sa CIS. Ayoko lang yung ugali, siguro, dahil yung nakita naman natin dun sa True Sight, diba? Nung VP and VP EGOG. Malakas talaga si No One nung kapanahonan na ano pa niya, kakampi pa niya si Ramses. Diba? Yun yung kalakasan, yung parang glory days ni No One eh. Kung ngayon, parang medyo... alanganin na rin. Dami na rin kasi talaga dami lumalakas. Daming usbong na rin eh. Gano'n naman talaga, di ba? Araw-araw dapat di ka makampante. Yeah, gusto mong ano. Kasi araw-araw talaga may usbong na bagong players na talagang gutom din manalo. True. Just like Team Spirit na mga bata. Di ba? Oo. Tokyo Maboy. Diba? Si Collapse. Yan. So, pero ito, Casey, based sa lineup, who do you think we'll get the first game? Sobrang exposed kasi nung nangyari sa heroes dito na Extremo with the Broodmother pick plus the Hoodwink. Pero, I think I would still go for Extremo sa game 1 lang. Just because may sagot sila sa DK, may sagot sila sa TA. Ako feeling ko kaya ni No One i-weather yung Storm. And the
the bird mother pick. Feeling ko kaya niyang i-weather yung storm na bibigay ng extreme mom weather line. So, I think I'll go for Navi. Navi kagi. This time. Pero, eto. Pakilala na muna natin ang mga maglalaro sa magkabilang kuponan. Casey, simulan mo muna. Ladies first. Yeah, for the side of Extreme Mom G on Hoodwink, Melahul on Leshak. Namiss ko yung bangkitin tong pangalan na to. Bleezy on Birdmother, Chew on Clockwork, and Nefrit naman para sa kanyang luna. And then for the side of Navi, on the Dire side, we have Vitun sa kanyang Monkey King. Sunay ko sa kanyang Ancient Apparition. We have no one on his Templar Assassin. Ramsey sa kanyang DK, and Roger will be playing Dark Willow. Ganda! Uy! Nakasalubong na! Yun lang! Ganda ng Boundless Strike niya, and Chewie is in trouble. One more right click from Vitun, and he will be joining the First Blood. So that First Blood is brought to you by PNXBet. Register and user code Lupon WXC. Grabe, nakasalubong ng tropahan si ano? Si Clockwork. Uy! Chilling touch, kumapit yun kay G. Ano natin? Ay! Ah, yun na nga, umabot pa. Minsan talaga nasa dulo ng tabatots yung sakit eh. And tinamaan niya etong si G. Nagka-G. Nagka-G, kailangan niya ng kotchisin. 2-0 agad ah? 2-0 agad, oo. Oh. Maganda simula to para sa Navi. At talo na agad yung parlay ko. Talo agad? Yung First Blood. Lagi ako naka-no dun eh. First Blood in 2 minutes. Ginalingan. Yung dalawang ticket, yung isang ticket ko, nadali na agad. Ang tawag doon, ginalingan. Ginalingan. Bakit naman Navi kasi ganun, ano? Kasi nakasalubong talaga ng tropang pochi si, ano, si Clockwork kanina. Dapat next week niya nandun, pero I don't know, for Clockwork, he's just trying to get some information kung saan makukuha dito ng bounties itong Navi. Grabe, ganyan na. Bakit? Ganyan, Lods, ha? Aga, bakit? Ano meron? Wala lang, trip lang nila. Diba? Napatingin niya ako sa mid eh. Simul, ever since lumabas yung tip na yan, kasama na sa buhay yan eh. Yes, yes. So, low-key trash talk. Sa low-key trash talk lang. Diba? Diba? So, tingnan natin kung ma-dedire-diretso ng Navi itong momentum since they already got 2 kills right before the horn. Ito yung sinasabi ko na problema, Pilaj, when it comes to the laning phase between Leshrac and Templar Assassin. Sa mga unang levels talaga mahihirapan itong si Melahul na kumuha or kumuha ng last hit compared dito kay Noah. Of course, merong bonus damage yung Refract. And if ever na gustong harasin ni Melahul, meron din Refract nga na sinasabi natin sa early. And tapos wala ka syempre yung damage, base damage dito ni Mamaya pa kasi yung ano eh, mamaya pa kasi yung mababurnout niya yung refraction eh, di ba? Kapag nadikitan tumaas, kapag nadikitan lang siya ng Diabolic. Oh, Bichun! Pero pag tumaas yung level dito nila, Shrak, wala, there's wala nang kahit anong problema sa laning phase. Even the rotations, di ba? Isa na lang siguro magiging problema ng Navi dito if ever. Etong si Bleezy, and pagdating ng level 6 nito. Di ba? Yung kanya mga Spiderlingy. Dami yan. Wala silang pang-clear dyan, no? Yung bugalang ng apoy ni Ramses. Pero ito, hinahabol nila si G for that second death ni G. Dalawa pala yung tingina natin dito. Ay, no? Isa dito. Minsan kasi pero ako naman, isa lang ako tumitingin. Kahit hindi siya tumitingin sa akin. Mabuti. Hindi nga mabuti yun, eh. Ay, ako lang yung tumitingin sa kanya ng solo. Pero wait lang. Ay, hindi mabuti Ramses to. Naku po. Naku, and one more. Ay, kaya, napatay nila. Itong si Nefrit and Ramses will survive and makakagamit pa ng salve. Nag-hesitate kasi si Luna na, no? May Fairy Fire siya, dapat tinuloy-tuloy na lang niya. Kinamit na siya, committed ka na, dapat tinuloy. Kaso, nag-hesitate siya na eh. Nag-hesitate si Luna na normal na si DK. Grabe, isang mabilis na 0-4 lang para sa Navi. Good start for them. And si Roger, kita mo. Papamatay na lang siya. Yes. Sakit naman ng tori sa kanya. No? Isang, tama ba? Isang di? Isang bato lang. Isa lang, no? Isa lang. Isang buga lang ng, ano, ng Dragon Reka. Oh my God. Pero ito, yung sinasabi ko nga kanina, ano yung pang-clear nila? Kasi parang ang nakikita ko dito is yung ano lang. Yun din yung pinaka-inaalala ko dito. Diba? M4... what do you call this? Dark Willow. Wala rin. TA, kailangan mo pang angguluhan. No? Maybe, naisip ng Navi dito, hindi naman natin kailangan mag-react sa Broodmother. Basta lang, maging maganda yung laning phase dito ni Bichun, which is ginagawa naman ni Bichun na nakakasecure siya ng lane. And kailangan lang talaga nilang mag-snowball kasi Templar Assassin, alam natin, pag maaga yung items niya.
Sakit. Goods na goods na talaga. Sakit sa tingin. Sakit sa tingin. Hindi masakit yung damage eh. Nagulat din ako eh. Nagulat ako. Sakit sa tingin. Okay. Okay lang ba kayo? Okay lang ba kayo? Okay, AC Lodge. Mamaya soundcheck tayo. Oo, soundcheck ha. Ngayon na, hindi ba kayo? Hindi, I mean soundcheck tayo. Nakakarinig pa ako. Soundcheck, sigaw mo nga ako mamaya. Checking lang. Check. Ah, si Casey. Oh my God. Okay. One more. Casey na po yung nag-check ping. Say tayo dun. And Ramses ay makakasurvive. Ayan. Sumakit yung tagiliran ko dun. De, pero itong dalawang mid natin, yeah, nakaka-check pingan din eh. Oo, oh, kita ko. Oo, tama. Match sila eh. Baga tinatansya nila yung si lakas. Si natin lang yung ping eh. Pinusto eh. Sana all. Oo. Diba? Sa 30, masaya na ako eh. Sa isa PC mo. Ano ba? 30? Benchingo? 70 loads? Ay, oh, ikaw ayun, 70, no? Sanay na. Wagay, sa sea, no? Nasa sea tayo, eh. Oh. Welcome to the sea. Erito muna tayo sa CIS, syempre. CIS. Yan. Wala pa rin naman masyadong ganap. That's yes, the first kill coming from Extreme Room earlier. Mm-hmm. Pero Broodmother is building a corrosive. Orb of Corrosion. Orb of Corrosion. Okay, medyo nakakagulat din talaga. Pero you wouldn't want to get a fist fight against the Monkey King. Hirap, diba? Hirap, kahit hirap yan. Kahit Corrosion ka, papalagan ka ng ano niyan, papalagan ka ng passive niyan. And may Jingoy Mastery kasi yan. Oh, si Jingoy kasi yan eh. Oo. Ay. And from that 4 hits alone, ang daming HP makukuha niyan. Pero wait lang, Nefrit in trouble. Curse Crown, umutok na. And nice, no? Yung acorn shot. Sobrang annoying talega ng moving sa laning phase, sa laning phase. Pero kasi meron siyang ano eh, meron siyang flaws eh, na pag sa team fight di mo siya masyadong gamay. Pwede siya mag-fall off sa team fight na naman. Pero sa laning phase kaya talaga high priority pick din tong ano. High priority pick din itong check, sound check talaga mamaya. Grabe itong Leshrac. Galit. Galit ba itong Leshrac sa amin? Hindi kami nagugulat sa iba, pero pag yung Leshrac yung gumagamit ng skin. Boy, Leshrac lang. Sa bugir to namin. Nilas, okay lang kami. Okay lang. Oo, niloloko si lang namin. Leshrac, si Leshrac lang talaga eh. Pag kasi tabi ka naman, Leshrac, kung gagamit ka ng skill. Pag hininaan mo, di na namin narinig yung iba eh. yung pulse, no? Ramdam mo sa pulso mo eh. Parang ako'y tinatamaan eh, no? Ayan nga eh. Ay. 1K, agad ang kalamangan dito. Make it 2 for Nabi. And Casey, malaki yan. For diba? This early stage, yes. 6 minutes. Because si Broodmother sa ngayon, hindi ko nakikita na nadodominate niya late. Yeah, which is yung dapat yung nakikita natin for a Broodmother. So good stuff for Nabi. And all of the cores for Nabi is nakakapag-farm ng maayos. Even the DK, maganda yung pinapakit. Even though yung last na, hindi ganun ka-decent. Yeah. Comparing kay... Actually, mas ano nga lang, tikit nga lang eh. Diba? Ubusmanan compare kay Monkey King yan. Compare kay Monkey King. But the thing is, nabibigyan din si Luna dito eh. And Luna, surprisingly, is he going for threads? Hindi nag-stock. Merong may nakaharang ata. May nakaharang ah. Expect na nila yan na mag-stock talaga tong Extreme for Luna later on. And for Leshrac as well. Gusto ko sana makita dito na ma-dominate ni Breezy itong lane. Pero it's already 7 minutes into the game. Isang catapult na yung yung dumaan. Uh-huh. Kita mo naman yung damage sa Torre dito. Siguro yung kasama din ng Broodmother dito is hindi ganun kaganda. Kasi si Clockwork, kung makikita mo, pag-aalagala lang ni Sichu eh, no? Sichu na walang kamalay-malay pag-aalagala. Together with Melul and... Kung gusto nilang bigyan ng magandang laning phase etong si Luna, this is the right thing to do. If ever, they will succeed sa kanilang plano. Pwede yan. Pagkawala, hindi, aalisan din nila eh. Kasi kung pag mag-expire na... May if ever tayo eh. May if ever tayo dito. Kasi syempre, yung spider sense niyan, wala nagli-lane sa mid. Mm-hmm. Walang kasama si Broodmother. Nasaan kayo? Di ba? Yung posibleng nag-i-stack 10 seconds na. Oo. Diba? Pero alagang-alaga naman. Alagang Suneiko lang. Alagang Suneiko nga only eh. Only Suneiko touches my skin. Ganon. Velo lang. Sorry. Velo Lula. Velo Lula.
Si Benelul nasa kabila. Ayun na naman. Ay, ay, ay. Malaglag na naman. Magbabayad pa ako. Easy ka lang. Teka lang, usad lang ako, lads. Masyado, ah. Yeah. Eto, there's the stun coming in from DK. Pero hanggang dun lang muna yon. Again, hindi nila basta mapapatay ang... Pero dito na rin yung tapang pochi ng Navi. Pwede na lampitasin eto si Chu. Achoo. Achoo. Or Nefrit? Will they go for Nefrit? Let's see. Ay, mayroong ward sa tinanim doon kanina si ano eh. Ewan ko kung na-deward na yun, nandun pa. Ayan, oh. Kung makikita mo dito yung wards ng Navi, it's very aggressive to the point na kaya nila mag-react doon sa ginagawa ng Extreme Womb. If ever na magiging aggressive din tong Extreme Womb, they're ready, I think, for the Navi. Ang kita mo naman, di ba? With that observer wards, a lot of information, alam nila na walang tao dito, so dito sila muna babahay. Kaso kita mo, kung sakaling nandun si Clockwork, makikita si Clockwork, sila Shrek, makikita din na nagpa-farm. So, easy tower for Navi. And I think mapupush ni Ramses to. For sure. Kayang-kaya. Wala rin isa challenge, talagang binigay na. And Ramses will be taking the tier 1 tower. Well, dun sa kabila rin naman. On the brighter side, para sa side ng X2, nakakuha na rin naman sila ng top tower. Now, yeah. Which is yung ganun talaga yung kailangan gawin ng Big Mother. Kung hindi mo maipapressure yung lanes, hindi natin makikita effective yung Broodmother. And hindi naman first pick ng Broodmother to Extreme kung hindi nila gamay yan. Oo, oh, tama ka dyan. Kumbaga parang, hindi, agawin na lang natin. Eh di sana hindi nyo nalang ginamit, di ba? Grabe, tama ka dyan. Ang balakang ni Melo, hindi siya tamaan ng stun dun. Bjorn. Pero kung makikita mo yung graph dito in terms of network, makakalamang talaga yung Navi. Yeah. They already had a 4K gold lead. 10 minutes into the game pa lang, pilage. That's a lot. Lalo na sa isang Templar Assassin na hindi mo naman gugustuhin na makuha ng Templar Assassin yung timing ng items niya kasi kakawawain talaga kayo na. Lalo na kung wala pa kayong defensive item. Shoot, na shoot yung Bushwhack plus si ano. Parang di siya DK. Hindi, kasi may break yung ano eh. Oo, parang di siya DK. Sharpshooter eh. Yun yung sinasabi ko sa'yo na there's an answer for a DK offlane. Tama. Which is yung break nga ng sharpshooter dito. Pero once naman na... Lumambot na walang drugs blood. Once naman na makapag-dagger na tong si Ramses, this is all good in the hood para sa kanila, para sa Navi. Kasi ang gagawin lang naman ni Ramses dito, siya ay mag-initiate ng teamfight and then follow up ng Ice Blast. If ever na nandun si Monkey King, mabilis kasi talaga sumama din yung Monkey King. Yan ang gusto ko sa Monkey King. Mabilis siyang sumama, makapag-react sa mga teamfight because of the tree dance. Pero kung iisipin natin dito, although it's a 2K gold team, isang team, wala pa naman tayo nakikita ang teamfight talaga na, ano eh, puro pick off lang. Yes, yes, tama ka dyan. Yung first two, kanina, di ba, pitasan from the, ano, yes. The bounties. So, para sa akin din, even naman yung ano nila. It's pretty kung even. On how they clear the waves with Leshrac and, ano, TA. Yeah, diba? It's pretty even in terms of map control. Kasi kung makikita mo, wala pang masyadong aggression coming from the both of the teams. Maybe they are just waiting for their first item, which is Yules nga, neto ni Leshrac with Mother. I don't know if he's gonna build a utility type na Brood Mother. I think that's better. Pipe. Or, kasi kung damage naman yung, ano eh, kung damage naman yung iisipin mo, meron naman yung Leshrac, meron din yung Luna. Yeah, pero wait lang, delikado si Chu. Nakapaglapag pa siya, aray ko po yung right click damage ni Noan. And even that Ice Blast, hindi na kailangan yun. Hindi na nga kinailangan nga yung Ice Blast eh, di ba? And this is a time where Navi, they want to punish yung mga... Or kailangan nilang maunahan talaga na makabasag na makabasag. Yeah. V-tune for, ano ha, surprisingly, first item, Manta. Usually, makikita ko sa Monkey King, mga Echo Saber. Maelstrom. Mga ganong klase na item. Pero uy! Magkakaroon tayo ng teamfight dito at yung gagambang bahay ang gustong kunin. Neto ni Ramses. Yun nga lang. Let's see. Napatay na nila dito si Blizzy. Lucent, terrorized na gamit na rin. Pero Roger, he's in trouble. Delikado Melo ito, Jewel, magiging medyo lul. Medyo lul. Ice Blast will connect. And so, Neko ang makakasecure ng kill nyo. Pero dito sa kabila, Wukongs kuman na ilapag na rin. And Nefret, he'll fall. 3-man down na nga dito. Etong Extreme Womb, they want more and more and more and more. Wasak si G. So that's a double kill for no one. And apat ang patay sa side ng Extreme Womb. Maaga mag-snowball dito yung Navi, Pilage. Hindi ganito yung gustong nangyayari ng isang Luna
na Luna, even the triangle. Kasi kung Luna ka, as much as possible, you want some stacks. Yeah. You want to farm on the triangle. Pero kung ganito yung nangyayari sa kanila, even si Monkey King sumasama, diba? With that aggression from Navi, hindi ganito yung gusto ng Luna. Totoo. At saka kung iisipin mo, nagpick sila ng first pick na Broodmother and hindi nila na-punish yung lane ng... hindi nila na-punish yung lane ni Monkey King. Mm-hmm. So what's the point? And hindi ba wrong target for Broodmother kanina? Kasi DK yun eh. I think hindi mo basta Diba? Hindi mo basta mapapatay. Pero wait lang, ito. 3-man smoke like coming for the side of Extreme Home. And they might... Ako! Ay! Ang Monkey! Naku po. Sayang yung smoke nila doon. And syempre, hindi naman na sila makakapag-react. Hindi nila kusang galing na-break yung smoke nila dito. Yung smoke nila dito. Siguro ito na lang yung magandang ginagawa ng Extreme Home din at the moment. Nasakupin nila yung Ancient Hands. Ang ganda ng ginawa ni Ramses doon. And naka-focus nga sila dito kay Broodmother. Nakatisan yung gagamba. Jewel also go down Melojul in trouble. Tingnan natin, Vitoon. Trying to chase down Melojul. Nag-connect pa yung damage from that Shadow Realm. 2 hits ang inabot. Hindi na kailangan mag-pop yung Jingo Master Enso na ikaw bibigyan ng double kill. Mukhang mukhang how din yung Navi na talagang makapasok sa sa regional qualifiers. This is their only shot. Ang daming tao na gusto makita sila sa the international and kailangan ganito maging consistent. Yun lang naman yung kailangan gawin dito ng Navi. They need to be a consistent team, consistent player. Broodmother, wala kang sabot! Nice button! And wala pang sabot doon. Meron isa, pero harap-harap ang Ice Blast na naman and he can't sustain. Yep. At patay na naman, walang baong oregano yun eh. Ito yung problema, once na meron... Kung sinabi nila kanina, hindi niya gusto yung idea ng ng DK na offlane because of that baka na fall off. Yes, meron siyang fall off, pero in a way, may sense talaga yung dagger niya eh. Maaga makakakuha ng dagger si Ramses. Siguro, ayoko nung DK na walang apa. Okay. Doon talaga sobrang lakas ng DK na offlane eh. Kung walang apa, tapos may DK na offlane, siguro doon hindi ako masyadong fan. Pero ito, may apa, there's a lot of setup, there's a lot of damage output na pwedeng provide dito ng Navi. Sobrang basic na gagawin mo eh. Dagger in. Set up, stun, Ice Blast. Basta may connection kayo. Ano yun yun muna? Tapos nandun pa si MK, diba? Nandun pa si MK and dagger na rin itong si Noah. So, makikita mo, kahit sinong ma-stun dito ni Ramses, kabahang ka na. Ang gusto ko yung kanina yung ginawa ni Ramses na alam niyang nandun eh. So, nung nakita niya na papasok yung mga gagamba to check kung may tao dun sa ginawa niya sakto yung blink niya papasok dun kay Blizzy. Ni-stun niya and then yung Ice Blast nakaabang. Bam! Diba? Wala na agad yung problema nila. Yep, that's right. Ganda ng ginagawa ng Navi dito. And hopefully, matuloy-tuloy. And the itemization, the Manta from V2. So defensive, I kinda like it. Pero kailangan sumasama siya sa teamfight pag ganyan yung item niya. Eto na naman, may Ice Blast. Sakto na naman, sa pool na naman sila rito. And delikado si Melojul dito, magiging medyo lul ata to. Tumatama pa nga dito yung Bedlam, pero Nefrit, nakaabang siya with that eclipse. So Roger is down. There's a Dragon 10. Tingnan natin. May Chilling Touch. Vito naman nakaabang dun sa puno. Kailan niya kaya dadaganan eton si Chu? Bounty strike muna. Dinaganan. Pak! Pero hindi na kailangan yun. Ramses will secure that kill. And nailak na nga nila yung first 15 kills dito sa laban na to. I think this is a perfect game for Navi for executing the DK and the APA. Masyado nang nalilate yung yung timing ng Leshrac. Alam natin, Leshrac, naka-base din siya sa timing ng items niya. Sa first 2 items niya, I think. Pero kung malate yung timing na yun, I think mahihirapan na magbigay ng damage output si Leshrac. Usually kasi, pag may Leshrac, ang gusto gawin ng Leshrac, mag-run over lang siya sa teamfight. Mag-on lang siya ng Pulse Nova. Magiging makunat siya with the Eternal Shroud kasi yun yung ginagawa ngayon. Plus the Yules. Pero sa ngayon, pag tumayo siya sa teamfight dito for Navi, tunaw talaga siya. So wala magawa ngayon at the moment. At saka ang mangyari din dito kasi laging 4v5 yung sitwasyon nila. And medyo lul na naman! Ay! Medyo lul nga yun!
Na-miss nga kita. Na-miss nga kita. Hindi, minsan talaga pag pinag-uusapan, ano eh. Nadadali. Tingnan mo to. Nasasamit. Oo. Na pinag-uusapan natin. Ayun, nausog. Hindi na alawa yan. Pero usog. Pero usog, ha? Pero usog sa'yo. Hindi, tama ka naman kasi doon talaga na... Ito na naman! Navi all over the map and two. One more right click. Aalisin niya na lang ata yung effect ng ano. Ayun, nung Ghost Scepter. Yeah, kasi sobrang worth ng Ghost Scepter dito. But, you know what? Kahit may Ghost Scepter ka dito, it's not gonna happen. Nabubuhay ka, nabubuhayin ka dito ng Navi with their lineup. Bilis kumuha ng Roshan. Maybe nagpa-backfire sa kanila yung ano, yung first two picks nila na Hoodwink. Kasi lagi ko sinasabi, Pilage, na pag may Hoodwink, either you can have a very good and or you can have a very bad game. And yun yung nangyayari dito for X. They are having a bad game right now. Nakuha nila yung timpla kanina eh, dun sa DK. Yung pick up. Hindi nila na-execute yung gusto nilang gawin. Yeah, I feel like may plano naman dito yung Extreme Moon, but it's just that it can't happen and hindi hahayaan ng Navi na mangyari yung plano na dito, which is punish the lanes, punish objective. Kasi kaya rin naman sumabay ng Navi dun eh. Diba? In terms of Roshan, kaya rin naman ng Navi. Actually, mas mabilis pa nga yung Navi. And I think hindi mo pwedeng antayin yung timing. Kasi diba, ang 40A, kapag ganyan na nagbibigay siya ng problema sa'yo ng early to mid, yung mid to late, medyo nag-expire yan eh. And with the skill set of Templar Assassin ngayong meta, ano eh, dahil nga nadagdag yung talent ng level 10, di ba? Plus yung itemization niya, sobrang ganda. Ay, yung Aghanim Scepter, ang ganda din. Yep. Unlimited, ano eh, unlimited possibilities na rin so, for ano. Sobrang bilis yung item niya, that's right. 40A. Kasi, pag ma-TA ka, as much as possible, you want to close and out the gap. Yeah. Diba? Na makalapit ka talaga sa TA para ma-burn mo yung refraction niya. But with the Dragonlance, hindi, bago ko makalapit kay Templar Assassin. Yeah, na-punish ka na. Na-punish ka na. Kalahati na yung buhay mo dito. At saka there's a lot of setups nga again for Navi. So, parang ang setup nila dito, protect the queen eh. And the queen pa. Nun, si No-One. Si No-One. Ay, taray. Ibigay mo ang corona. Ibigay mo ang corona. And eto pa. Kung napansin nyo kanina, 15 to 17 minutes, dapat hindi na nag-i-stack ang support dyan eh. Si Suneiko, nag-i-stack pa siya para kay Yeno. Si kay Pageno. No-One sa triangle sabi pa. Sabi ko sa'yo, only Suneiko touches No-One's game. Grabe nga, mag-alaga itong si Yeno. Well, actually, Suneiko, eh, player naman talaga ng Navi yan ever since, di ba? Parang, aray. Yan eh. Komportable siya, pero ito, hookshot, magkoconnect dito kay Monkey King na break. And Monkey King will fall, pero Delikaray ko po. So Neiko now on a dominating streak from that Ice Blast. And even Chu went down. Tingnan natin, Ramses, may nakakapit sa kanya ng mga ano, ha, maliliit na gamblets. Ayan, tingnan natin. Hindi nila malapitan si ano? Oo, and eto na! Yung right click damage from No-One. Nakatikim si G doon, pero Ramses sa makakasecure ng kill. Wala and anong gagawin si nila? Luna with the farm? Actually, hindi naman... Kasi pag may Luna... Oh, pero wait lang, Casey, tumalo na agad. Itong DK, meron pang terrorize at hindi makontrol ni Luna ang kanyang Panther. And Nefrit will fall. And set of racks ang makukuha ng Navi dito sa gitna. And a possible two sets. 22 minutes. No one... Wala na makakapikil kina ko. No one can beat this guy sa ngayon. Templar Assassin. Sobrang ganda ng laning phase. Ang daming stacks ng TA mo. And walang nakapag-punish. Wala din kahit si Clockwork. Okay, ang sakit. Kumakapit, umuukit yung right click damage dito ni No-One. Sigurado ramdam ni Blizzy na nakatisyan siya doon. Tingnan nyo, baka pito na lang yung paa niyan. Kailangan, kailangan na ng orego na niyan. Walo pa naman. Nako po. Pag may Luna kasi, hindi mo masyadong mararamdaman yung Luna dito. Kasi pag may Luna, you want to get at least one item ahead sa core mo eh. Sa core ng kalaban mo. Pero hindi ganun yung nangyayari dito. Sobrang na-out... I think na-out farm at na-out lane talaga dito yung Extreme. At doon na nga sila naglaban! Naglaban na sila sa iba. Doon na sila sa cliff. Oh my God.
Sobrang one-sided nung game natin, mga sir. I think I can say that as well, na sobrang one-sided yung naging laro natin dito, Pillage. Ang gusto ko dito... I think it's out. Really. Hindi na makayana. Tsaka, I mean, nag-buffer talaga sa kanila yung Broodmother plus Hoodwink. Wala naman nangyari dun sa Broodmother plus Hoodwink nila eh. Galit ah. Piling ko isang team fight na lang eh. Lahat sila may ulti pagkabuhay nitong Broodmother. Tingnan natin. And, kumapit na naman yung Boundless Strike and Luna is in trouble. There's no Wukong's Command. And out muna rito yung Extremum. And Navi, dealing the damage dito sa kanilang structures. Tumalo na naman si Ramses. May hookshot doon. Ice Blast will connect. Buyback will be immediately used by the Lashrak. And TA, kahit naka-break yan, nakatalon pa. Terrorize sa dalawa. And then may Boundless Strike. Tingnan natin. Bushwhack dun sa gitna, and Ramses naka-blink in. But wait, there's an eclipse. Buybacks had been committed for the side of Extremum. Yung Split Earth na lang ang humahati sa kanila. And tingnan natin, delikado si Ramses dito. There's the stun. Meron pang bugal ang apoy. Ramses, makakasurvive pa ata yung tao. Tumama yung Bushwhack, and finally, he is down. Pero the main problem of Extremum is no one. Absolutely no one. Oh my God, double kill and that's it. GG. Game 1 makukuha ng Navi. Parang lahat, parang 80%, 90% na pagkamatay ni Leshrak is coming from the setup that Navi is having sa ating game number 1. And Navi showing off a good start, a good game para din sa ating game number 1. Wala, all I can say is this is very outplayed. For Navi. Ano talaga? One-sided. Kita mo naman. 129, diba? Bit of it. Ang diba? Sa akin, ang gusto kong i-point out dito yung itemization ni no one. Direct, papunta nga akong overview, direct. Pa-overview ako. Tapos papunta ako kay TA. Yung sunod-sunod, yung timing nung Dragon Lance. Wala. Na talaga eh. Nayari na talaga yung timing nung Dragon Lance, kung titingnan mo, asan si no one, nine diba? 9 minutes after niyan, dagger ng around 12. And then, deso ng 17. Oh, diba? Sakurat. Tapos BKB nung 22. Yun na yung panapos yun. Diba? Sobrang bilis lahat niyan. Dito ka pa lang sa 17 minutes. Dito pa lang yan sa 17 minutes na yan. Usually, pag ganyan 17 minutes, deso, dagger pa lang eh. Diba? Oo, and tatlo yan oh. Draglance, dagger. Iba talaga yung dulo ng Draglance. Alam mo na agad na ano, hindi ka lang basta nanalo sa lane eh. Saka, alam mo na atang panalo ka sa game eh. Panalo ka, hindi lang manalo sa lane, panalo ka sa game. Diba? I think nagana lang, yung decision making na Extremum to rotate that early sa bottom lane cost a lot para sa kanila. Kasi imagine, napabayaan mo yung TA mo sa, yung TA na kalaban sa lane, yeah. And then walang nangyari, hindi nyo nakuha si Ramses. So doon, every minute counts para sa side ng Extremum, and walang nangyari, meaning no objective. Meanwhile for Navi, nagagawa ni lahat. And I think hindi lang talaga nila na-punish yung lanes, every lanes dito ng Navi, which is very important dito sa meta natin ngayon. Kasi win lanes, win games. And hindi nagkaroon ng impact yung Broodmother pick. Tulad, I agree sa sinabi mo. Ito na ako pinabahan eh. Sa Broodmother first pick, usually makikita natin yung Broodmother na sobrang effective. Well, ginagawa naman yan before, lalo na sa CN region, di ba? Pero, makikita natin sobrang effective talaga ng Broodmother once na, kunwari, nasa 4th pick siya, 5th pick, which is hindi naman din natin makikita kasi mababan na rin naman na siya. Again guys, hindi bias ano yan eh. We're just trying to explain sa inyo na kung bakit naging ganito yung score. Diba? In-explain lang natin inanalyze natin namin ni Casey na kung paano dinominate ni no one yung lane niya. Diba? Against Leshrak. Diba? And kung paano naging less impactful si Blizzy dun sa lane niya against V-Tone. Yes. Diba? Kasi sabi nga natin kanina, paano pa, mahirap nito pag nag-level 6. Paano nila i-clear yung wave ng gagamba na dadalhin ni Blizzy mamaya, 'di ba? Yes. And hindi eh, parang tier 1 tower lang ata yung doon sa taas yung ano eh. Actually si Neprit pa nga yung tumulong doon mag-push eh kanina. Uh-huh. Kasi 'di ba, wala na siyang lane eh. Kuha siya ng XP sa taas, then siya na lang yung nag-shove noon. Yep. So parang ano, less impactful talaga si ano, Blizzy. And if Extremum wants this remaining slot sa
they need to have a better plan. Heroes na ihanda sa Navi. Yeah. Kasi everyone expecting Team Spirit and Navi. No, ano yan? Kumbaga, walang ka-bias-bias na ano, kahit sinong tanungin mo from CIS, yung dalawang yan, Team Spirit and Navi lang daw yung magtatapat. And syempre, if you're the other team, kailangan prove them wrong. Yeah. Diba? Kailangan ipakita mo na dito yon. Yes, nasa upper bracket ka, pero sabi mo nga, sino ba may gusto na mag-run from lower bracket papunta doon sa... Best of 5 pa yung dulo nito. Totoo. Diba? Ang daming game lalaroin mo. So, they need to step up. Yun lang. So, let's see kung mababawi ito ng Extremum and may stretch niya yung game into Game 3. Ayan ang aabangan natin. And speaking of, kung may stretch niya ng Game 3, for Game 2, up na po yan sa PNXBet. So, make sure to check it out. PNXBet.com, register and use our code... Lupon WXE. And syempre, sa mga bettors natin out there, lagi namin pinapaalala, bet responsibly. So for now, we're gonna take a short break. Yan. We're just taking a short break. Syempre, right after the short break, magpa-proceed na tayo for the game number 2. We will be right back. What's up mga sir? I'm Chola Hay at gusto nyo ba